Umabot na mahabang panahon bago isilang ang sanggol na siya palang hahamon sa isang imperyo. Nung pinanganak siya, lubos na nahirapan si Doña Chudora kasi nga malaki yung ulo. Kapag naligtas si Doña Chudora dun sa panganganak kay Jose dahil sa laki ng ulo, napakalaki ng ulo. Si Rizal ay pampito sa 11 magkakapatid, no? At pangalawa lamang siyang lalaki, dalawa lang naman silang lalaki. Dahil wala pa namang sesarian noon, malamang na nasesarian, no, si Doña Chodora, kung ngayon yon. Pero siyempre dahil pampito siya, so maluwag lang na ilabas ang ulo ni Rizal. Pero generally, malaki talaga yung ulo niya. Kaya nga ito yung naging, nung siya'y lumaki at nag-aral sa Binyang, naging ugat ito ng panunukso sa kanya na malaki raw ang kanyang ulo. May kaya naman ang pamilyang Mercado Rizal, di ba? Sabi nga ay doon sila nagmula sa Santa Cruz, Manila at napadpad sa Calamba dahil meron silang inupahan ng mga lupain galing na nasa pag-aari ng mga Dominican friars. Sa sarili niya mismong pluma, isinulat niya, no, ang kanyang Memorias de un Estudiante de Manila. Ito yung kanyang memoirs ng kanyang childhood. Malaking papel din ang ginampanan ng kuya ni Rizal na si Pasiano sa kanyang paglaki. Bakit lumilipad ang saranggola? Dahil sa hangin sa impapawiring Pepe. Bakit may tali ang saranggola? Dahil lilipanin ito kapag wala. O ito, awakan mo. O, papaliparin natin. Ayan. O, punta ka doon, bilis. O, sige, takbo pa. Sige, halis mo. Lahat ng gusto ni Rizal ay pinagbibigyan kasi parang kinukonsider naman siyang bunso sa lalaki. At si Pasiano, dahil hasarin sa trabaho, maagang isinabak sa trabaho, maagang nag-mature. Kaya naintindihan niya ang mga kahilingan ng isang bata. Marami naging interes ang batang si Pepe gaya ng pagpinta, paghulma ng putik at pag-ukit. Pero may higit na maimpluwensya na huhubog sa kanyang pagsusulat. Si Francisco Mercado, sinasabing 1,000 ang aklat niya nung panahon na lumalaki si Rizal. Merong librong El Amigo de los Niños, yung ang kaibigan ng mga bata, ang binabasa niya kay Rizal. Kaya naging mahilig siya sa libro kasi yung pamilya niya exposed sa library nila na napakarami. Yung mga batang Indio rin nun, walang mother na nag-aral ng kolehiyo. Pero ito, mother niya nag-aral ng kolehiyo. And an expert mathematician. So, malaki ng kaibahan. Talagang wala rin Jose Rizal na dakilang tao na napakatalino kung wala yung mother niya. Ang unang itinuro sa kanya ay dasal. Gabay sa buhay, mga iba't ibang reglamentos, paano maging matuwid na mamamayan, na maging mabuting kapatid. Bagamat wala naman panukat noon ng pagiging gifted eh. Pero kapansin-pansin, kasi before 2 years old, magaling na siyang magsulat at magaling siyang magbasa. So nakasulat siya ng tula sa Tagalog. Of course, yung famous na sa aking mga kabata. Rizal wrote that when he was 8 years old, 1869. With rhyme and meter. So, 5 stanza ito with rhyme and meter. No, diyan nakasulat yung kilalang ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop na lang sa isda. Dahil sa angking talino ni Pepe, napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na ipadala siya sa Binyan, isang mas malaki at mas maunlad na bayan sa Laguna upang mag-aral. Dito niya namit yung Justiniano Cruz na kamag-anak niya, no? At dito, ito yung nagturo sa kanya kasamang iba pang mga bata na hindi naman magkakaedad.
No? So, ibig sabihin, hindi same age. Pwedeng 3 years, 4 years ang difference. Pero, namadali lang din nagtapos dahil sabi nung teacher niya, eh, natutunan mo na lahat. Ano pa ba ang hindi mo alam? So, lahat, eh, wala na maituro yung teacher, Justiniano Cruz. Upang isulong pa ang kanyang kaalaman, si Pepe ay pinag-aral sa Ateneo Municipal sa Maynila. Ngunit bago pa man ito mangyari, may isang insidenteng gigimbal sa pamilya Mercado. Noong isang gabi, hinang-hina ako. Doon ko na siguro na may binabalak si Lolay na ako'y patayin at nilalagyan niya ng lasa ng aking mga pagkain. Sa lalong madaling panahon ay nais kong dapin niyo si Teodora Alonso. Nalulungkot ako ng sarili kong kapatid. May balapas lang yun ang aking asawa. Nakulong ang kanyang ina noong 1872. Ito'y dahil na pagbintangan siya, na naglason sa kanyang hipag, tingin sa mga Alberto side, hindi sila masyadong close doon. Dahil doon, nawala namang mga ebidensya, no? So naparusahan yung kanyang ina. Si Rizal ay 11 nung panahong yon, no? Nalungkot siya at talagang dinibdib niya ito, no? Kaya later, naging bahagi ito ng kanyang pagiging makabansa. Objective reality na yan, dinukot niya ang istorya ni Sisa, no, at ng iba pang mga manang sa no-limitangyari at filibusterismo. So dahil sa pangyayari sa kanyang ina. So doon niya hinango. Although hindi naman buong buo, pero bahagi ng pangyayari sa totoong buhay ay hinango at inilagay sa nobela. Mahabang kwento ang gumbursa. Ito'y kinasuhan sila ng pamalaan ng Espanyol, particular si Governor General Izquierdo bilang sangkot sa Cavite Mutiny. Ayaw nyo na ba talaga mag-umpisal? Niloloko mo lang tiyak ang iyong sarili. Mas magiging mainam pa kung tayo mag-aunawa muna. Wala namang ibang walang gumbusa rito kundi sila lamang ang spiritual advisor. Sa kanila pumupunta ang mga workers, humihingi ng advice kasi mababa ang sweldo. Kaya nung nag-aklas yung Cavite at nag-fail, hinanap pa ng Espanyol, sino pa ang ibang sangkot dito? Huwag niyo akong papatayin! Isa si Pasiano sa kasakasa ang mga katulong sa Kristan ni Jose Burgos. Pero nanonood siya nung ginagarote ito sa Bagong Bayan. Kaya nga nagtago siya eh. Kinuwento ni Pasiano kay Rizal, no? So, at siyempre, nalungkot si Rizal.
Ang naisipan ni Pasiano, buti yata ay palitan itong pangalan ng Mercado dahil pati siya ay meron ng suspecha tungkol sa kanya. Ang naisipan ni Pasiano, buti yata ay palitan itong pangalan. Kaya palitan na lang muna natin yung apelido. Kaya naging Rizal. Jose Protasio Rizal ang ginamit na pangalan ni Rizal noong pumasok siya sa Ateneo Municipal sa Maynila. You know, he was a small boy, 11 years old. Then he joined the Ateneo Mestizos, big boys. And then he bested them academically. You know, in the Ateneo, the Jesuit system was, when you are the poorest in the class, you occupy the last seat. So he was there. Then he went up there and was the first seat. He felt very good. That's why in his poem, which he won, Ala Juventud Filipina, to the Filipino youth, he challenged them. Itaas ang iyong malinis na noo. Sa araw na ito, kabataang Pilipino, igilas mo na rin ang kumikinang mong mayamang sanghaya. Magandang pag-asa ng bayang Komutya. Makapangyarihang wani lumilipad at binibigyan ka ng muning mataas na maitutulad na ganap na lakas. Mabilis na hangin sa kanyang paglipad, malinis na diwa sa likmuang hangad. Ito yung tula kung saan sinasabi niya na ang kabataan ng pag-asa ng bayan, or ito yung first recognition ni Rizal sa youth. Doon niya sinabi yung hamon niya sa kabataan, no? Na pagminsan, pagka pinakinggan natin, pasok dito, labas dito, di ba? Pero nakikita natin yung seriousness of it. Ang kabataang Pilipino, ang magandang pag-asa ng bayan kong mutya. Di ba? Na kailangan seryosohin ng bawat bata. Noong 1876, nagtapos si Jose Rizal sa Ateneo ng may pinakamataas na grado sa murang edad na 15. Si Rizal ay tahimik na mama. So, isinusulat niya, inilalabas niya sa kanyang panulat ang gusto niyang sabihin. Parang ganun. So, may talent na siya. Tapos, marami pa siyang nabasa. So, kaya nagsama-sama, naging mahusay na manunulat. Actually, nasa Ateneo pa siya noon. Nang lumabo yung paningin ng kanyang ina, lumipat siya sa UST dahil walang medicine sa Ateneo. Bagamat medisina ang kanyang inaaral sa UST, nanaig pa rin sa puso ni Rizal ang pagsusulat. 19 na taong gulang siya nang isinulat niya ang isang dula sa Espanyol na nagwagi ng isang parangal. Nanalo siya nung estudyante siya sa Maynila, di ba, sa isang play, yung El Consejo de los Dioses. At nung inannounce yung kanyang pangalan at nakita nilang isa siyang indio, no, hindi siya pinalakpakan. Ang mga kawalang katarungang ito'y batid ng mga Pilipino noon. At si Pasiano ang maestrong may pambihirang plan para sa kanyang kapatid. Ipagpatuloy mo ang kuleyo, Pepe. Ako na ang bahalang tumulong sa ating pamilya at mag-alaga sa ating mga kapatid. Nais ko rin sana maging isang doktor. Sa kalaunay, ako rin mismo ang mag-opera sa ating ina. Ngunit, malaking salapi ang aking gugugulin upang makapagtapos ako. Napanginaan ka ba sa universidad? Dahil sa tayo raw ang mga inyo? Before kasi niya, merong Governor General na liberal. Ito yung si Governor Jose Maria de la Torre. So maraming mga estudyante ang tumutol sa pamamalakad ng Espanyol sa usapin ng edukasyon. So tinuturan nila yung walang academic freedom. So nakipag-dialog sila kay De La Torre at ang desisyon ni De La Torre, sige, binigyan sila ng scholarship abroad. Hindi ba napag-usapan na natin ang tungkol sa iyong pag-aaral? Malaking karangalan, Pepe, ang magkalisensya sa pagiging doktor. Ikaw mismo ang makakatulong sa ating mga kababayang kapuspalad. Si Pasiano talaga ang nagkumbinsi kay Rizal na tumungo sa Europa. Sa totoo lang, yung pagpunta sa Europa, nilihim nila yan sa dalawang magulang ni Rizal. Akala nila Doña Chudora at Don Francisco, babalik pa si Rizal. Yun pala, matagal nilang hindi makikita. Yun, hindi man lang siya nakapagpaalam kasi nga sikreto yung kanilang balak. That was 1882. No, March 3, 1882, nung umalis siya dyan sa pier ng Maynila, papuntang Madrid. Ang palihim na paglisan ni Jose Rizal ay labis na ikinulungkot ng kanyang pamilya. Minamahal kong kapatid, natanggapin sa kalamba ang patidkawan na nagbabalita sa amin ng iyong pag-alis. Gaya ng sukat mahintay ay nalungkot ang ating mga magulang. Ngunit higit sa lahat ang matanda nating lalaki,
na naging walang kibo. Nasa higaan tuwi na at kung gabi umiiyak. Sa Barcelona, isinulat niya ang kanyang kauna-unahang propaganda na ipinadala sa Diyaryong Tagalog sa Maynila, ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Kayong nawalan ng mithin ng inyong kaluluwa, kayong sa pagkakasugat na inyong puso'y nakita ninyong naglahong isa-isa ang inyong mga pangarap at katulad ng mga punong kahoy sa tag-ulan, ay nasumpungan ninyo ang inyong sariling walang bulaklak at walang dahon, at gayong nananabik na magmahal ay wala naman kayong makitang karapat-dapat sa inyo. Nariyan ang inang bayan. Mahalin ninyo siya. Conscious si Rizal kung ano yung audience niya. Halimbawa, ang No Limit Event El Filibusterismo, conscious siya na ang audience niya ay ang mga Espanyol. Humihingi sila ng reforma. Pinapakitla sa mga Espanyol ang tunay na nangyayari sa bayan. Ilustrado ang tawag sa mga Pilipinong edukado noong panahon ng Kastila. Tatlo yung maaari nilang maging profession. Pwede silang maging abogado, pwede silang maging doktor, pwede silang maging pare. Noong panahon na si Rizal ay lumalaki, nagkaroon ng mga sakit, mga epidemya, na kung saan yung mga pare ay nagdadasal lang, wala silang magawa. At kasi nga, ang naniniwala sila na hindi medisina ang sagot, kundi pananalangin para sa milagro. So ang nangyari, may maraming nagsabi, gusto kong maging doktor kasi gusto kong gamutin yung mga kababayan ko. Senyor Rizal! Ano na? Kanina ka pa namin inihintay. Salamat. Musta, Senyor Rizal? Dargo. Mga kaibigan ni Rizal, marami dyan, mga abogado. Bakit? Salo-salo, ay ka. Kasi, sumama ka sa amin. Salamat. Yung mga praile ay patuloy sa pagkuha ng renta sa kanilang mga lupa. Matindi man ang diskriminasyon, marami sa mga ilustrado ang nagpamalas ng angking talino at galing. Sa Madrid, nanalo ng gintong medalya si Juan Luna para sa kanyang mural na Spolyario. Si Felix Resurrection Hidalgo naman ay nanalo ng pilak na medalya para sa Las Virgenes Cristianas Expuestas al Populacho. For the first time, napatunayan ng mga Pilipino na meron tayong talento na katulad ng mga Espanyol. Si Juan Luna at Felix Resurrection Hidalgo rin ang tinatawag nating first Filipino international achiever. Sa pagdiriwang ng patimpalak na ito, nagbigay pugay si Jose Rizal sa kanyang mga kapwa ilustrado. Malapit na magwakas ang patriarkal ng lipunan sa Pilipinas. Ang mga anak ng ating bayan ay namamayagpag ng talino at talento sa buong mundo. Ito ang simula ng ating pagkamulat. Mga instrumento upang umulat ang ating bayan at magnais ng kapayapaan. Pagkakaisa ng bansang Espanya at ang kanyang anak na Pilipinas. Nang sa hinaharap, ang mga Pilipino ay may pantay na karapatan sa kanyang inang bayan. Karapatang matuto, mamulat, mabuhay na mawalhati at umiti na walang kapalit. Salud! Salud! Sinabi niya doon, genius knows no country. No? It is the patrimony of all. No? Ibig sabihin, walang bobong bansa. Ang henyo ay pwedeng tumubo kahit saan. Pinuri yung speech na yon ng mga liberal sa Espanya. Pero dito mo makikita yung discrepancy. Yung mga liberal sa Espanya, they like the idea that we are becoming like them. But the Spaniards in the Philippines, the friars, nung mabasa nila yung speech na yon, sabi nila, makado na tong taong ito. Taong 1884 din nang iginawad sa kanya ang titulo sa medisina.
pati na rin sa pilosopiya. Nagtataka noon ang mga kaibigan Pilipino sa Madrid kung bakit hindi madalas makasama sa kanila si Rizal. Well, there's only one very, very good incident. 1884, the beginning of the school year, instead of classes, first day, there's a special lecture. That year, the top Mason of Spain was the speaker. His topic was academic freedom. Isang profesor ko dito, si Dr. Moraita, ay bumasa sa pagbubukas ng taon ng pag-aaral ng isang talumpati na pinagpahayagan niya ng kalayaan ng agham at ng guro. Ang aral na ito ay pinarusahan ng ekskomunyon ng mga obispo. Habang sila ay lumilibot sa mga lansangan, ay nagsisigawan ng mabuhay. Ito'y naging sapat na dahilan upang ang mga nag-aaral ay tugisin ng mga pulis, may manusugatan at mga ibinilanggo. One of those nights, he came across a propaganda from Hong Kong. I think the author was Jose Maria Basa. About a friar involved in a sexual adventure. He read and reread and reread that night. Propaganda. And that gave him the gist of his Noli Me Tangere. And he wrote the skeleton of Noli Me Tangere that night. Nakarating din sa Pilipinas ang talumpating yon na Jose Rizal, na labis na ikinabahala ng kanyang ina. Huwag kang magkukulang sa mga katungkulan ng tunay na Kristiyano, na ito'y minamatamis ko pa kaysa ikaw ay dumunong na lubha, sapagkat ang karunungan kung minsan siyang nag-aakay sa atin sa lalong kapahamakan. Buong katapatan namang nilinaw ni Rizal sa kanyang ina ang kanyang intensyon. Ako ay sinabihan na huwag magsulat, kaya't aking binitawan ang aking panulat. Ang kaisa-isang sandatang aking ginagamit. Kapag minsan ito'y muling pinulot, ito ay dahil sa pinakamakapangyarihan na dahilan na nag-uudyok sa akin na gawin ito. At maging doon, itiyatago kong aking pangalan. Mula Espanya, tumungo si Rizal sa Pransya upang magsanay sa patnubay ng sikat na ophthalmologist na si Dr. Louis de Vicker. Bukod sa mga ilustradong Pilipino sa Europa, nagkaroon din siya ng mga banyagang kaibigan. Isa na rito ang Czech na si Ferdinand Blumentritt. Tawag ni Rizal kay Blumentritt, my brother, ang katuwang ng aking kaluluwa, my soulmate. Blumentritt, who never sets foot on the Philippines, was the foremost Filipinologist in Europe at the time. Siya yung pinakamagaling na eksperto sa Philippines. Oh? So, naturally, Rizal wanted to meet him. Kapatid ko, kahapon, ewan ko kung bakit, napanaginipan din kita. Oo, naniniwala akong malapit ang panahong makakabalik ako sa Pilipinas. Kapag naroon na ako, pupunta ka rin doon kasama ang iyong buong pamilya at makikita na sa akin. Magpapatayo ako ng isang munting bahay sa Burol kung saan ilalaan ko ang sarili sa agham, sa pagbabasa at pagsusulat ng kasaysayan at pagtatatag ng isang paaralan. Tulad nila Goethe at Schiller, Horace at Virgil, ang dalawang humbot, sina Blumentritt, Rizal, ay mananatili sa alaala ng bayang Pilipino. Of course, ang Noli ay sinimula niyang sulatin sa Europa, no? So, hati-hati yan eh. Yung part niyan ay sa Madrid, yung part ay sa Ghent, no? Yung part ay sa Germany. So, putol-putol. Ganun din ang feeling eh, no? Of course, yung inspirasyon niya rito, of course, marami siyang nabasang mga libro tungkol sa pag-alipin ng mga Negro, no, sa Africa. And then, of course, yung karanasan niya sa Pilipinas. Kaya later, magmamanifest yan sa every chapter. No, yung pang-aapi ng mga praile, ng civil guard, kasama na dyan ang karanasan niya sa kanyang ina.
Nagkamali ako ng pagkakataya. Akala ko ay ang 1,500 CP ay magkakahalaga ng 200 piso lamang. Ngayon nakausap ko na ang mga manilimbag at nataya na nila. Ang hinihinging kabayaran sa akin ay halos 500 piso. Dahil dito ay hindi ko na ipinagpatuloy ang pagpapalimbag niyon. Sinasakit na gayon na lamang na aking kalooban na hindi maipalimbag ang kalat na ito. At pinaghirapan ko araw at gabi sa loob ng maraming buwan. At pinag-aalayan ng mga dakilang pag-asa. Imagine, estudyante siya sa Europe na wala naman siyang extra income, kundi pinapadala sa kanya ng mga nasa Pilipinas. Binigyan siya ni Kuya Pasiano, hindi sapat. Pero, binigyan ulit siya ni Maximo Viola, no? Na kanyang naging kaibigan, no? So, dahil sa mga perang yon, nakakapaglimbag si Jose Rizal ng 2,000 copies ng Noli Metangere. To cut the cost, may binura siyang chapter. Makikita mo yun sa manuscript, nilagyan niya ng linya. Pagsapit ng 1886, matapos ang mahigit 4 na taon sa Europa, wala nang iba pang nasa isip si Rizal kundi ang magbalik sa Pilipinas. Makalipas ang 1 taon, umuwi si Rizal bit-bit ang kanyang pinakamahalagang armas. Tandaan natin, hindi lahat ng Pilipino ay nakakabasa ng Espanyol, una. Pangalawa, yung mga kopyang na punta sa Pilipinas, sinamsam pa yun ng mga Espanyol. Kasi nga, eventually, naglabas sila ng order na hindi dapat ibasahin ang librong ito. At kapag ikaw ay nahuling may kopya, ikaw na ay huhulihin. Noong taon din yun, ipinagbawal ang sirkulasyon, reproduction at pag-aangkat ng Noli Metangere sa Pilipinas. Don't touch it! Bahala na! He wanted to wake up the Filipinos because of this really tremendous letdown in Spain. Everybody's free there, not in my country. Because the Filipinos are patay-patay. Isa pang rason kung bakit nais umuwi ni Jose Rizal sa Pilipinas noong 1887. Si Lino Rivera ay parang second cousin. Naging kasintahan to ni Rizal sa isang family gathering din. So na-meet niya. So naging kasintahan to Rizal for 11 years. Pero 4 years lang sila nagkikita. 4 years lang yung pinakamatagal na nagkita sila. Yung 7 years wala. Nasa Europe kasi si Rizal, long distance. Isang tunay na romantiko si Rizal at ang sining ang pinakamahusay na paraan niya upang mapalapit sa puso ng kanyang sinisinta. Una, si Segunda Katigbak, ito yung kaibigan ng kapatid niya si Olympia na sumasama sa bahay nila. So, siyempre, alin mo, kaklase ng kapatid mong babae na may meet mo, so nagkakaroon ka ng crush. Iyon yung una niyang love eh. Alam mo, Jose Rizal is the first emo eh. Yun yung lagi kong sinasabi. Jose Rizal is the first emo. First evidence is the hair. Tignan mo yung hati na lang. One-sided eh, hati eh. Pangalawa, yung mga sulat. Yung description niya kay Segunda Katigbak eh. Yung ang ganda ng mga mata, may mga labing nangungusap, no? Kompleto. Nakatakda ng ikasal noon si Segunda, kaya nang natapos ang kanilang klase, nagwakas na rin ang pag-ibig ni Rizal. Natapos na ang pambata at mapagtiwalang mga pag-ibig. Natapos na ang unang oras ng aking unang pag-ibig. Luluha kailanman ng malinis kong puso. Nakilala kong siya ang babae makapagpapasayang lubos sa mga hangarin ng aking puso at sinasabi nito sa aking na wala na siya. Habang siya ay nag-aaral sa Maynila, naramdaman muli ni Rizal ang pagkaligalig sa pag-ibig. Nung nag-aaral siya sa Maynila, dalawang Leonor yung linigawan niya. Diba? Si Leonor Rivera, na eventually naging kasintahan niya and nagkaroon sila ng engagement, and si Leonor Valenzuela.
Pupumilit ang munting kasera na makita si Ora, pero dahil natatakpan ng isang belong puti, hindi namin nakilala ng dumaan sa prosesyon sa tapat ng bahay. Sinabi sa akin ni Orang na sabihin ko raw sa munting kasera na hindi siya kumakaribal sa pag-iibigan ninyo. Sa aking palagay, siguro natatakot siya na baka yung messenger niya, yung kaibigan niyang si Chenggoy, baka maipagpalit yung sulat. Diba? Kaninong yun ang maibibigay, diba? Sa paglalakbay ni Rizal sa ibang bansa, marami pa siyang nakilala mga babaeng hahanga sa kanya. Si Rizal ay mapagkaibigan lang sa babae, pero hindi siya yung tipong nagpapakilala ng sarili. So, nagiging kaibigan niya ito dahil nakakasama niya sa boarding house, anak ng kanyang kasera, anak ng kanyang kung saan siya nag-OJT. No, kumbaga, yun lang. No, kumbaga, ina-approach siya, hindi siya mismo yung... Ngunit ang ating bayani, may pagkamailap din. Sa London, nakilala niya si Gertrude Beckett. Hindi ko maubos maisip kung bakit hindi mo sinasagot ang sulat ko. Halos 3 linggo na ang lumipas. Walang isang araw na lumipas na hindi ako tumitingin kung may sulat ka. At bigong-bigo nga kapag nakikitang wala. Sa Brussels, Belgium naman si Suzanne Till. Nasaan ka na? Hindi mo ba ako naiisip kahit minsan? Malungkot ako, nangungulila. Palaging nag-iisa sa aking mga isip. Babalik ka ba? Iyan lang ang pinakagusto at pinakamimili ko. At sa Japan, si Osei-san. Ngunit hindi tulad nila Suzanne at Gertrude na hindi natin alam kung sinulatan niya muli sa pag-alis niya. Sumulat ng pamamaalam si Rizal sa dalagang Hapones. Sayonara, paalam. Hindi mo na muling malalaman kailanman na ikaw ay muling naging laman ng aking kaisipan. Na namumugad sa gunita ko ang iyong larawan. Kailan babalik ang mga oras na matatamis na pinaraan kong kapiling mo? Noong si Rizal ay palihim na nagtungo ng Europa, isang babae ang nasadlak sa kalungkutan. Pinatigil ng kanyang ng nanay ni Leonel Rivera yung kanilang sulatan dahil natakot sila kay Rizal. Dahil si Rizal during that time ay nagsusulat sa mga diaryo sa Europa na anti-friars and anti-civil guard. Baka madamay si Leonel Rivera. Kaya yung mga letter na pinapadala, hinaharang. Yung mga letter na dumarating, hinaharang din. Kahit na galing sa mahusay na pamilya, may kaya, edukado, eh kung ganun naman yung buhay mo, yung manalaman kung mamatay ka o hindi, hindi ba, pirmi ka nagtatago, pirmi kang, ayan, nadedestyero, ganun. Eh syempre siguro sabi ng mga magulang niya, huwag ka na nga mag-asawa dyan. Sa taong yan, ako, problema lang yan. Eh dito ka na mag-asawa dito sa, ano, sa, di ba, British engineer. Buta na dito ka na mag-asawa ko yan. Ang aking kasintahan na naging tapat sa akin na mahigit sa 12 taon ay pakakasal sa isang Ingles, isang railroad engineer. Na matanggap ko ang balita, akala ko'y mababaliw ako. Huwag ka magtaka na pinili ng isang Pilipina ang nangalang Kinping kaysa ngalang Rizal. Malayang tao ang isang Ingles. Ako, hindi. Tunay ngang ikinulungkot ito ni Jose Rizal na malayo mula sa kanyang sinisintang si Leonor. Pero isang babae ang dumating sa buhay ni Rizal sa Pransya. He never thought of marrying another person until nasigurado niya na wala na talaga sila ni Leonor Rivera, na nagpakasal na talaga siya doon sa Ingles. Doon niya lang naisip na magpapa, pwede na pala ako magpakasal kay Nelly Busted. Intellectual si Nelly Busted. E nagkasundo na rin sila, nagdi-discuss sila sa mga paintings at and so on and so forth. May condition si Nelly, maging protestante muna si Rizal. Ayaw niya, umalis siya. Saka sa, parang nakasangla na yung kanyang puso para sa bayan. Sa Hong Kong, habang ipinamalas ni Rizal ang kanyang profesyon bilang doktor, nabihag siya ng isang babaeng Irlandes. Si Josephine ay isang Irish girl na Hong Kong born. Nanamit ni Rizal as early as siguro 1892, no? Yung nasa Hong Kong si Rizal, kasi nag-clinic si Rizal sa Hong Kong. Ito ay nasa pangangalaga ni George Taffer, yung kanyang ama-amahan, no? At
ano to, nasa isang restaurant na nagsaserve, parang servidora. And then later, after 4 years, mag-meet uli sila sa dapitan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sang-ayon ang pamilya ni Rizal sa relasyon niya kay Josephine Bracken. Kaya pagkapili itong tiyo ko, sabi, alam mo, yan si Josephine Bracken. He was just thrown into her company. Sabi pa naman gano'n. Sabi, nagulat kami lahat. Tiyo naman, oh, he was just lonely. Sabi ko, ang may dala ng liham na ito ay si Miss Josephine Leopoldine Topher. Namuntik ko ng pakasalan. Sa pag-asang papayag kayo. Ang aming pag-ibigan ay naputol sa mungkahin niya sapagkat maraming magiging hadlang. Naunahan ang pamilya ni Rizal ng mga masasamang issues against Josephine Bracken. Kasi kaduda-duda naman yung kasama nila nung dumating sila sa dapitan. Ang guide nila si Manuela Orlac, isang malapit sa mga fraile. Noon pa lang, nung nalaman nila yon, parang hindi na sila, ano, hindi na sila para dun sa pag-iibigan. No? Parang ang suspensya nila, ispiya si Josephine ng mga fraile. Kinasal nila ang sarili nila dahil ayaw sila ikasal ng estado na nagbasod si Rizal. Hanggang sa, of course, nagkaanak si Rizal, kaya lang namatay ito. Payak ang naging buhay nila Josephine at Jose sa dapitan, malayo sa magulong mundo ng Kamaynilaan. Ngunit, hindi rin ito magtatagal. Ano pong kailangan nila? Ay, susana namin kumusulta kay Don Francisco. Ay, sige, tuloy muna po kayo. Taas ang buwis. Ngunit kami mismo mga nagtanim ay walang makain sa araw-araw. Ngunit wala na ba talaga tayong magagawa tungkol sa labis na paniningil ng buwis? Ang pag-aabuso at kawalang katarungan ay laganap ngayon sa ating bayan. Kailangan natin humingi ng katibayan sa mga fraile tungkol sa mataas na paniningil. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tahas. Kailangan natin ito gawin sa mapayapang paraan. Ginagawa namin ang lahat. Maghintay mo lamang tayo. Kailangan natin maipabot sa ating pamahalaan na tayo dinidikit ng simbahan. Ang kapayapaan, una sa lahat, ang dapat natin isulong. Kailangan natin pigilan ang pananakit naman sa kapangyarihan. Kung magpapadalos-dalos tayo, maraming madadamay. Hindi man ho kami nagkukulang sa pagsusulong ng panday na karapatan ng ating inang bayan. Sa pagbalik ni Rizal sa Pilipinas pagkatapos ng paglimbag ng Noli Mitangere, sinulubang agad siya ng daing ng kanyang mga kababayan sa Kalamba. Gustong-gusto naman pag-uwi ni Rizal galing sa Europa. So sabi nila, sumulat ka nga ng isang petition. Eh sabi ni Rizal, hindi naman ako abogado. Hindi, ikaw na yung magaling ka sumulat eh. O di sumulat siya ng isang petition. Diba pinagtatanggol niya ang kahilingan ng kanyang mga kapwa kalambenyo na huwag na sanang itaas muna yung renta. So dinala nila yan sa Manila. Nanalo yata sila sa kaso, sabi nung gobernador, o di huwag munang taasan. Ngunit patuloy naging problema sa renta at sa paglaganap ng Noli Mitangere. Nagmistula itong apoy na pumapasok sa mga fraile. Mapipilitan si Pasiano na gawin ang isang hindi inaasahang desisyon para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Thank you.
Islam din siya umalis dahil nagkaroon threat sa kanya dahil nagagalit yung mga praile. Ano to? Ano to? Kasi nga, may damaso doon na nanggahasa, nag-rape, at inanakad, may paresal din na binosohan sa Maria Clara. So hindi ito matanggap ng mga praile. Pinaalisan ni Pasiano actually. Kasi natatakot sila sa buhay ni Rizal. So kaya balik Europe siya at sinimula niya, tinapos niya ang Philly naman. Dumating rin ang panahon na si Lolo Pasiano, sinabi niya doon sa lahat ng mga kasambahay, kahit na hindi ka mag-anak, gamitin niyo yung apelidong Rizal kung gusto niyo. Sa palagay namin, ginawa niya yon upang lalong mahirap hanapin si Rizal. Ngunit may mga bagay na hindi kayang gawa ng paraan ng pamilya Rizal. Nag-appeal yung mga braille, so natalo sila. Ngayon, malaking epekto nun sa buhay ni Rizal dahil sa galit nga ng mga braille sa kanila, pinaalis sila dun sa bahay, sinunog yung bahay, tinapon lahat yung gamit, tapos lahat ng kanyang mga kamag-anak, yung mga asawa ng kanyang mga kapatid na babae, tinapon kung saan-saan. Meron sa Bohol, meron sa Mindoro. Walang ibang napagpalingan ang sama ng loob si Rizal kundi ang kanyang dayong kaibigan na si Ferdinand Blumentritt sa pamamagitan ng sulat. Those who deport or imprison any individual without a right to do so can only expect our hatred. And if we cannot avenge ourselves, our sons, and if not, our grandsons will do so. Dahil sa labis na pagmamalupit na ito ng mga praile, umusbong ang dyaryong La Solidaridad. Dito ipinahayag ni Rizal ang kanyang mga artikulo na lumalaban sa simbahan at gobyernong Kastila. Nagtago siya sa pangalang Laon Laan. Isa sa pinakakontrobersyal na isinulat niya ay ang Sobre Indolencia de los Filipinos. Meron kasing isang Espanyol na writer na sinabi, tamad daw ang mga Pilipino. So anong sabi ni Rizal? Dinepensahan niya, una, mukha kaming tamad. Bakit? Ang init sa amin, siyempre gusto namin nagpapahinga kami. Dahil mahirap magtrabaho sa isang mainit na lugar, una. Pangalawa, sinong mas tamad sa atin? No? Kayo nagsisiesta sa hapon. Kayo, nagpapasapatos kayo sa ibang tao. Kayo, pinapayungan kayo ng inyong mga servidor. No? So yung sinasabi ni Rizal dito, kinikilala niya na maaring may katamaran nga siguro tayo makikita, pero ipinaliwanag niya rin yung konteksto. Bakit kami sisipaging magtrabaho? Kung yung tinatrabaho namin, napupunta lamang sa inyo. Ang mga kawalang katurungan sa Pilipinas ay tila nagpapaalab sa pluma ng manunulat na si Rizal. 20 women of Malolos, pinetisyon nila ang praile na magbukas ng eskwelahan kung saan sila ay pwedeng matuto ng wikang Espanyol. Ayaw nung praile. Nung dumating si General Gobernador General Wheeler, no, sa Casa Real ng Malolos, no, pinalibutan siya ng mga babae at ibinigay yung sulat. At nung nakita ng Gobernador General yung sulat ng kahilingan para magbukas ng eskwelahan, sabi niya, walang masama dito sa kanilang kahilingan, ibuksan ang eskwelahan na yan. Dahil narinig ni Rizal ang kwentong ito mula kay Marcelo H. Del Pilar, ayun, pinadala ni Rizal ng isang sulat. Maghulos dilinga tayo at imulat natin ang mata, lalong-lalo na kayo mga babae, sapagkat kayo ang nagbubukas ng loob ng tao. Ang kamangmangay kaalipinan, sapagkat kung ano ang isip ay ganoon din ang tao. Taong walang sariling isip ay taong walang pagkatao. Ang bulag na tagasunod sa isip ng iba ay parang hayop na sunod-sunod sa tali. Tila hindi napahinga sa pagsusulat si Rizal. 4 taon mula nang maipanlimbag ang Nolimi Tangere, tinyaga niyang tapusin ang nobelang El Filibusterismo. Kung titignan mo yung El Filibusterismo, nung una niya itong sinulat, ginagamit na lang yung one side. Pero, alam naman natin na sa sobrang depressed yung si Rizal na yung mga nangako sa kanya ng pera para sa second novel niya ay hindi nagbigay. Muntik na niyang itapon yung manuscript sa apoy.
Yung depression na yun nakikita at yung kanyang kawalan ng pera makikita. Bakit? Kasi pagdating ng bandang huli ng manuscript ng El Filibusterismo, yung likuran ng papel, sinulatan na rin niya. No? Kasi nga, parang nagtitipid na siya. Sa isang panahon, nasabi ni Rizal kay Marcelo del Pilar, sabi niya, malupit ng mga prile sa atin, ngunit hindi yata yan ang talagang problema natin, sabi niya kay Marcelo del Pilar. Ang problema yata natin ay yung mismong sistemang kolonyalismo. Yun ang dapat natin buwagin. Kaya, umuwi na tayo sa Pilipinas, sabi niya ganon. Hindi dito ang laban. Ano nang plano mo ngayon? Uwi muna ako sa aking pamilya. Tumakas naman si Pasiano at ang kanyang bayaw sa Mindoro. Babalik rin ako sa kanila. Hindi kami hayop. Naging matapat ang pamilya namin sa kanila. Ipagpapatuloy natin. Daraan tayo Maynila. Dumating si Rizal sa Hong Kong noong 1891. Doon na pagkasunduan ng kanilang pamilya na sila'y magkikita-kita. Dahil lang sa hindi niya paggamit sa kanyang relondo de Rizal, hindi makatarong ang paglakbayin na kaya pa ang ating ina sa kanyang katandaan. Unang dumating sina Pasiano at Don Francisco sa Hong Kong. Sobra-sobrang kawalang katarungan na ito. Ating ina, ating pamilya, ating kababayan! Sa pagsunod ni na Doña Teodora, ikinwento ng mga babaeng kapatid ni Rizal ang sinapit ng ilaw ng kanilang tahanan. Kinuha na nila ang lahat sa atin. Kung ganun, wala na mawawala pa sa atin. Kasama tayo rito ngayon. Ating pamilya. Maaari na lamang bumuti pa ang mga bagay. Wala nang mas hindi makatarong sa kanilang pagpapalakad sa ating matandang ina. Sumulat si Rizal kay Gobernador General Despujol upang siya ay payagang manirahan kasama ng pamilya sa Borneo. Ngunit hindi siya pinayagan. Bagkos, binigyan siya ng pagkakataong umuwi sa Pilipinas. Nung nasa Hong Kong pa lang siya, nagplano siya na pagdating niya sa Pilipinas, itatatag ko ang isang asosasyon. Ito yung La Liga Filipina. Ang aims ng La Liga Filipina ay ganito. Magtatatag ng isang samahan upang ipagkaisa ang mga Pilipino para maging isang katawan. Ibig sabihin, para kay Rizal, nationhood begins with oneself. Nagsisimula ang pagkabansa sa puso at sa gawa ng bawat isang individual na Pilipino. Ang isa sa mga sumapi ay si Andres Bonifacio, tsaka si Ladislao Diwa, si Deodato Arellano. Dahil siguro sabi ng mga Kastila, aba, tignan mo ito oh, nung araw ay pasulat-sulat lang siya, eh ngayon, nagtatatag na ng kilusan. Naku, talagang mapanganib na itong si Jose Rizal na ito, dakipin na natin at idistyero sa dapitan. Kasi parang gubat pa nun yung dapitan eh, layo-layo. O ngayon, nung naganap yon, sabi ni Andres Bonifacio, naku, hindi na talaga pwedeng madali ito sa mabuting salita. Hindi ba? So nagtatag sila ng katipunan. Thank you.
Manila sa puntang lapitan, itinapon siya sa apat na kadahilanan. So yung una, dahil dinedicate niya sa kumbursa ang El Filibusterismo. Pangalawa, may natagpuan sa kanyang bagahe na pobres frailes, isang polyeto na anti-friars. Tapos pangatlo, ang mga kaisipan daw niya ay naglalayo, no, sa mga kabataan sa edukasyon. Pang-apat, may mga sinulat siyang anti-religion. Yung nasa likod pa nito na wala doon, eh, para hindi siya maka-impluensya sa mga grupong nakikita nila na nag-o-organize na sa Pilipinas. Dahil malaki niya ang naging impluensya ng Noli and Philly sa mga kilusan, no, na namumuo, hindi pa buo, namumuo sa Maynila. Yung mga last chapter doon, yung si Father Fernandez, kasi nasabi doon kay Simone, di ba si Simone gusto niyang gumawa ng revolusyon? Bago mo gawin yan, dapat yung ayusin mo muna yung sarili mo. Eh, parang roadmap yan na how not to wage a revolution. Kakaibang buhay ang sinapit ni Rizal sa dapitan. Malungkot siya nung pagdating niya doon dahil siguro parang gubat mo na, no? Galing ka sa Europa, galing ka sa Manila, hindi ba talagang isang hagupit yun sa buhay mo? Ngunit hindi siya nasiraan ng loob, di ba? At tinulungan niya yung komunidad doon. Pinakamamahal kong ina, naglilibang ako madalas upang hindi mainip. Marami akong ginagawa, nagkitipon ng mga kabibi, nakakabayong paminsan-minsan, at tumama pa ako sa loterya. Nung nasa dapitan siya, nanalo siya sa loto, ibinili niya ng napakalaking lupa, no? Kung saan gumawa siya ng dam, gumawa siya ng ospital, gumawa siya ng eskwelahan, gumawa siya ng kung ano-ano, no? So ibig sabihin dito, pinakita niya what Jose Rizal can do kung binigyan siya ng oportunidad na maging isang public servant. Walang kulang sa akin kundi ang kayo'y makapiling upang maging maligaya. Si Rizal ay exile, no? Parang nakakulong siya sa dapitan at hindi siya pwedeng lapitan. Ang pwede lang pumunta sa kanya ay mga magpapagamot. Kumbaga, ang passes dito, dapat may kasama kang bulag. Kaya nga later, si Pio Valenzuela, may kasama siyang a certain Roberto Mata na bulag. Kunyari, magpapagamot. No, pero kakausapin niya si Rizal tungkol sa revolusyon. Noong 1895, nagboluntaryo si Rizal kay Gobernador General Blanco na magsilbi bilang doktor sa Cuba, kung saan may nagaganap na revolusyon. Nung nasa dapitan siya, sabi niya, ako'y magsisilbi sa mga Espanyol sa Cuba kasi nagkakaroon ng revolusyon. So, sabi nung ilan, makikita dito yung pagtataksil ni Rizal. Kasi sa totoo lang, gusto niya talagang sumagsilbi sa mga Espanyol. At one perspective, you can also look at it as he wanted to go to Cuba so that he can learn about revolution. Nung nandun na siya sa papunta sa Cuba, sumiklab ang revolusyon. Nahuli siya ngayon. Nakulong siya sa Spain ng ilang araw kasi binilik siya sa Pilipinas November 3. Hinulong na naman siya doon. Pero kasi ito yung mga nahanap nila. Sa mga meeting ng Katipunan, nandun yung larawan ni Rizal. Lagi nga silang sumisigaw na mabuhay ang Katipunan, mabuhay ang kalayaan, mabuhay si Jose Rizal. So, at password si Rizal ng mga bayani. Nakarating ang mga sikretong ito sa simbahan at gobyernong Kastila. Sa pagbalik mismo ni Rizal galing Espanya, idiretso na siya sa Fort Santiago upang ikulong. Marami mga katipunero ang hinuli at pinahirapan dahil sa revolusyon noong 1896. Kung Indio ka no panahon ng Espanyol, nangangatog na ang ano mo. Nangangatog ang ano mo, ang tuhod mo. Kasi, ibig sabihin nun, hindi mo na alam kung lalabas ka pa doon ng buhay. Alam niyo torture na ginagamit noong unang panahon, yung mga malalaking pako na ipinapasok sa bawat taliri. No? Meron pa yung ibibitin ka ng patiwarik, tapos bubugbugin ka at lalatikuhin ka. No? Ito yung mga naranasan ng mga tao noon at maaaring naranasan din ni Pasiano. Naroroon din sa Fort Santiago ang kanyang kapatid na si Pasiano, subalit hindi niya ito makikita. Isang araw matapos ang Pasko noong taong 1896, nilitis ang kaso ni Rizal.
rebelyon at ilegal na pag-oorganisa ang kasong ipinataw laban sa kanya. Kailanman hindi ako nagtaksil sa bayan. Kaalaman ang nais ko ipahatid sa aking mga kababayan. Hindi apoy ng galit labang sa kung sino man. Isang kamulatan. Ngunit ang katotohanan ay sinuwalat mo ay pinabubulanan. Nagpunla ka ng puwot sa lahat ng kasinungalingan. Higit pa sa riyan ang ninais ko ipatid sa aking mga kababayan. Kung titingnan natin, ang pinakamalalim na dahilan doon ay isa lang, illegal association. No, yung sinasabi nilang sedition, no, at iba pa, sabit lang yon, no? So pagtatayo ng katipunan, ang pangunahing kaso sa Rizal dahil ang katipunan ay illegal at kalaban ng Estado. Sa araw mismo ng paglilitis, hinatulan ng kamatayan si Rizal. Hindi pa ba tayo gagawa ng paraan? Handang magbuwis ng buhay ang ating mga kasama. May takas lamang si Maestro. Huwag! Pero bakit? Kung yun lamang ang tanging paraan para mabuhay siya. Hindi rin siya papayag kapag nagkataon. Mas marami siyang magagawa kung mabubuhay siya. Pero mas marami Pilipinong mamumulat kapag natuloy ang sentensya. Ialay mo ang sarili mong kapatid. Sa paligay ko, alam rin nila yan eh. Hindi lang nila siguro pinag-usapan. Pero kunyan talagang ginagawa mo. Sumusulat ka tungkol sa lipunan, pinipintasan mo sila, pinapatikos mo. O minumulat mo yung mga pananaw ng iyong mga kababayan, eh talagang dyan ka hantong. People are saying Jose Rizal is anti-revolution. Ang tingin ko naman dyan, Rizal was ambivalent. Pagayon-gayon siya tungkol sa revolusyon. Minsan sasabihin niya, gusto kong maging probinsya tayo ng Espanya. Pero sa ibang writings niya, sasabihin niya, peaceful separation from Spain. Kay Pio Valenzuela, sinabi niya, ba't kayo nagre-revolusyon? Handa na ba kayo? Maghanda muna kayo. Rizal was never anti-revolution. So may mga sunod-sunod lang siya, ito, hindi pwedeng bigla. Well, sigurado, talo ka. A lot of people are saying, nagkaroon ng revolusyon sa Pilipinas kasi nabasa ng mga Indio ang No Limit Angre. Sa palagay ng mga historians, malaking kalokohan yan. Bakit? Saan bang wika nakasulat ang Noli? Sa wika ng Espanyol. Ang audience ng No Limit Angre ay ang mga Espanyol na hinihingan nila ng reforma. Pero, bakit sumikat pa rin si Rizal? Kasi si Rizal ang pinakaunang taong narinig nila na nagsusulat laban sa mga Espanyol. Maaring hindi nila nabasa yung kanyang sinulat, yung kanyang pagtayo laban sa mga Espanyol gamit ang kanyang pluma, inspirasyon na agad yon. Mahal kong kapatid, apat at kalahating taon na tayong hindi nagkita o nagsulatan. Ngayon mamamatay na ako, sa iyo ko iniaalay ang aking mga huling habilin. Sasabihin ko ano ang nadarama ko sa pag-iwan sa iyong nag-iisa sa buhay. Pinapasang buo ang pag-aalaga sa pamilya at sa ating matatandang magulang. Alam kong nagdusa ka ng husto dahil sa akin. Labis-labis ko itong nadarama. Sisiguro ko sa iyo, kapatid ko, na mamamatay akong walang sala sa krimen ng rebelyon. Kung nakaambag ang mga una kong sulatin dito, wala akong paraan na ganap na itanggi ito. Ang kanyang mi ultimo adios na isinali ni Andres Bonifacio sa Tagalog at ipinalaganap sa mga katipunero ay isang inspirasyon mula noon hanggang ngayon. Inihahandog ko ng ganap na tuwa sa iyo yaring buhay na lantan at aba. Naging dakila may iaalay rin nga kung dahil sa iyong ikakatimawa. Nung dumating si Ibarra, gusto niyang itayo, magtayo ng eskwelahan na para ma-educate yung mga Filipino. Kasi ito yung prescribed solution ni Rizal sa social cancer. Educate mo ang mga tao mo para hindi maloko. Bibitay at madlang mabangis na sakit. Pakikibakang lubhang mapanganib, pawang titiisin kung ito ang nais ng bayat tahanang pinakaiibig. It was him. He expressed in his pen. Antonio Luna, a younger Filipino, admired Rizal. And he said, "We felt like cowards because we were afraid to share our love for our country."
To us, he was a big man on his own pedestal because of his writings. Pinakita ni Rizal, kailangan kang makialam. Kailangan alam mo ang issue. Kailangan nagbabalik ka sa kasaysayan. Isang tinuturo ni Rizal sa atin bilang isang manunulat, huwag tayong makulong sa ating sariling comfort zone. Huwag lang yung sarili at pamilya lang ang iniisip natin. Nga ba, the pen is mightier than the sword, sabi nga nila. Because with a pen, you write your ideas, and you know that you cannot kill ideas. You can kill the writer, but the ideas live on. So yung panulat niya, o yung pluma, malaking bagay ito sa pagiging Rizal ni Rizal. Hanggang sa dulo ng buhay niya, hawak niya ito, kapit niya ito. Ito talaga ang lumikha kay Rizal. Sa sandaling buhay, maalab kong nais ang kagalingan mo at ang paiwang sulit. Nang kaluluwa kong gayak na aalis, ginhaway kamtam mo, anong pagkarikit? Paalam na liag, tanging kaulayaw, taga-ibang lupang aking katuwaan. Paalam na sa inyo, mga minamahal, mamatay ay ganap na katahimikan. Pag-ibig sa tinubuang lupa ang naghudyok kay Rizal upang gamitin ang pluma bilang sandata. Kalayaan na ating tinatamasan ngayon ang pinakamatamis na bunga nito. At sa hanggang sa susunod pang mga taon, naway maging buhay ang mga salita at panulat na ito ni Rizal sa ating puso, isip at kaluluwa. Ako po si Howie Severino. Maligayang kaarawan! Jose Rizal.